Dahil kailangan ng pera, ay napilitan ang dalaga na magtrabaho sa bar, pero may magsasamantala pala sa kanya dito. Mabuti na lang ay may isang pulis na nagligtas sa kanya. Sakto namang naghahanap ng mag-aalaga sa anak nitong lalaki at gusto siyang i-hire bilang yaya. Pero paano kung hindi lang pala ang bata ang mapapalapit sa kanya? Masyado ka namang pakipot, namutla si Dina nang abutan siya ng lalaki. Hiniklat siya nito sa braso para iharap sa kanya. Agad siyang nagpumiglas pero malakas ito. Gustuhin man niyang humingi ng tulong ay masyadong malakas ang tugtog sa bar para marinig siya ng mga tao. Isa pa, ano na lang ang sasabihin ng pinsan niya kung mag-e-eskandalo siya rito sa bar? Pasensya na po, napalunok si Dina. Hindi ba sinabi ko sa'yo na bayad na ang oras mo sa amin? Kung aalis ka, babawiin ko ang pera, galit na sabi ng lalaki. Wala pa nga akong nahahawakan sa'yo, hindi pa ako nasisiyahan. Ngayong gabi ay pumayag si Dina na magtrabaho sa bar kung saan nagtatrabaho ang pinsan niyang si Steph. Kabayaran kasi iyon sa inutang niya rito nang makaraang manghingi siya ng tulong para sa operasyon ng mama niya. Iyon nga lang, taliwa sa sinabi ni Steph ang nangyari ngayon. Nang mag-serve sila ng drink sa VIP room kung saan naka-assign siyang mag-entertain ng mga customer, ay hinipuan siya nito't inalok ng malaking pera kapalit ng isang gabi. Sa takot ay tumakbo si Dina. Pero eto nga't naabutan siya nito. Police Lieutenant Colonel Jason Serrano, may problema ba rito? Sabay na napatingin si Dina at ang lalaki mula sa VIP room sa taong nagsalita. Isang matangkad at maskuladong lalaki. Hawak-hawak nito sa isang kamay ang isang ID na nagpapatunay ng pagkakakilanlan nito. Isa itong pulis, isang lieutenant colonel na pulis. Rumehistro ang pagkabigla sa mukha ng lalaking nakahawak kay Dina. Bumitaw ito sa kanya, siguro sa takot. Kinuha naman ni Dina ang oportunidad na iyon para lumayo at tumabi sa nagpakilalang pulis. Wala po boss, umaamong sagot ng lalaki. Napalunok pa habang hinahabay ng tingin ang pulis mula ulo hanggang paa. Mabuti kung ganun. Halos hindi na natignan pa ng lalaking customer si Dina. Tumalikod agad ito at umalis. Nasindak sa pagdating ni Jason. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Dina. Sa isip-isip niya ay mabuti na lang at hindi nito pinilit ang gusto. Mas maaalangan pa siya kung ganun ang nangyari dahil tulad ng sinabi nito'y bayad ng lalaki ang oras niya. Napakagat na lamang si Dina sa labi. Ang kanang kamay nito'y napahawak sa kaliwang dibdib para damhin ang naghuhuramentong puso. Nakaligtas siya ngayon sa lalaki. Pero ano nang sasabihin niya kay Steph nito? Salamat, sabi ni Dina kay Jason nang humarap siya rito. Binastos ka? Tanong naman ni Jason. Tapos ay hinubad ang suot na jacket. Gusto mo, sampahan natin ang kaso. Kung nasa VIP room siya, ay pwede kong kuhanin ang pangalan niya mula sa manager ng club na ito. May CCTV rin bilang patunay. Agad na umiling si Dina. Hindi na kailangan. Tinignan ni Dina ang pulis sa harapan niya. Matangkad talaga ito. Siguro 6-footer. Maganda ang katawan at gwapo. Nakaitim na damit ito. Itim na leather jacket, pantalon, tapos ay white at gray ang sapatos. Here, sabi ni Jason, sabay abot sa kanya ng jacket nito. May kasama ka ba? Gusto mong samahan kitang hanapin sila? Masyadong generous ang pulis na nasa harapan niya. Hindi man ito natutunugan sa pananamit niya na nagtatrabaho siya rito sa bar. Hindi na, tumanggi si Dina sa ibinibigay nitong jacket. I insist, sabi ng pulis. Wala na siyang nagawa kung hindi ang tanggapin iyon. Mas nahiya tuloy si Dina na tignan ng lalaki. Thank you, sir. Jason na lang. Ano ang pangalan mo? Nagsimulang maglakad si Dina roon para umalis sa kumpol-kumpol na taong nagsasayawan. Mas dumarami kasi ang tao at baka mamaya ay matangay pa siya. Naglakad siya patungo sa mga stool. Sumunod naman sa kanya si Jason.
Dina Marasigan po. Mababa ang tonong sagot niya. Kasama ko ang pinsan ko rito pero nagtatrabaho siya rito sa bar. Matagal siyang tinitigan ni Jason bago tumango. I see. Kayo po. Ginawara ni Dina ng isang tingin si Jason. Madalas po ba kayo dito? No. Sagot ng pulis. Nag-observe lang. Kung ganoon, ay trabaho pala ang ipinunta niya rito sa isip-isip ni Dina. Nagsimula ng kumalma roon ang kalamnan ni Dina. Sa totoo nga lang ay pakiramdam niya, secure na secure siya ngayon. Paano ba naman ay isang pulis na may mataas na ranggo ang kasama niya? Yun nga lang, siguradong ang pinsan niya ang mayayari dahil sa ginawa niya. Naalala niya na naman tuloy ang malaking utang na loob niya kay Steph. Paano pa niya maibabalik iyon kung tinakbuhan niya ang trabahong ibinigay sa kanya nito? Do you plan on staying o aalis ka na? Tapos na rin naman ako mag-ikot-ikot. Do you want me to send you home? Tila nanuyot ang lalamunan ni Dina sa narinig. Inoferan ba siya nitong ihatid hanggang sa bahay nila? Ang bait naman pala ng pulis na ito. Sobrang gentleman. Hindi naman sila magkakilala pero kanina pa maingat at may pag-aalala ang trato nito sa kanya. Hindi na po. Salamat. Sabi ni Dina. Paano ko po ba maibabalik ang jacket niyo? Ngumiti si Jason. You know what? Ihahatid na kita. Or are you afraid of me now? Dahil sa nangyari kanina? Hindi takot si Dina. Kung tutuusin, nakakahinga na ng maayos ngayon dahil sa lalaking ito. Nahihiya nga lang talaga siya dahil wala naman siyang kakayahang ibalik ang ginawa nito sa kanya. Pero willing at buo naman ang loob ng lalaki. Napahinga na lamang ng malalim si Dina tapos ay tumango. Sige po, sigurado kayong hindi kayo maaabala ha. Mahinang natawa si Jason. Hindi Dina, uuwi na rin naman ako. Lumitaw ang maliit na ngiti sa labi ni Dina. Doon ay iginaya siya nito papalabas ng bar. Sinundan lamang ni Dina si Jason hanggang sa makarating sila ng parking lot at huminto sa isang itim na kotse. Hindi sa minamaliit niya si Jason pero hindi inakala ni Dina na kotse pala ang dala nito. Pinagbuksan siya ni Jason ang pinto tapos ay umikot para sumakay. Hindi tuloy maiwasan ni Dina ang mapatitig dito. Ang gwapo kasi ng pulis, ang bango pang tingnan, pati ang jacket niyang galing rito, ang bango rin at ang sarap suotin. Mayaman siguro to, sa isip-isip ni Dina. Hindi naman sa pangingi alam pero ano bang ginagawa mo sa bar, Dina? Tanong ni Jason kanina sabay gawad ng isang mabilis na tingin. Napataas naman ang dalawang kilay ni Dina. Mukhang harmless naman ang pulis kaya naman ikinuwento niya kay Jason ang dahilan kung bakit siya naroon. Why not just work for me? Nilingon siya ni Jason. I'm actually looking for a personal maid for my daughter. Daughter? May anak na ito? Tanong ni Dina sa sarili. Kung ganoon, ay pamilyado na pala siya. Sigurado po ba kayong pagkakatiwalaan ninyo ko? Tanong ni Dina dito. Oo naman. Mas lumaki ang ngiti ni Jason. Alam ko na nga ang address mo. Dagdag nito. Kanina kasi nang kwentuhan niya ito tungkol sa nangyari ay hindi na iwasang ibigay niya rito ang address niya. Ilang taon na po ba ang anak ninyo? Tanong ni Dina. 6 na Dina. Kaso may pagka-brat kasi kaya walang tumatagal na yaya. Sagot ni Jason. Ilang buwan lang naman Dina bago siya kuhanin ng mami niya. Kumunot ang noo ni Dina. Nasaan po ba ang mami niya? Nasa US. Aniya bago ibalik ni Jason ulit ang tingin sa harap. We agreed na roon na ito pag-aaralin. Gustuin ko mang sa akin lang ang anak ko, eh mas marunong magdisiplina ang mami niya. OFW po ang asawa ninyo? Hindi mapigilan ni Dina na isang tinig ang kuryosidad. Ex-wife, hiwalay na kami. But we're on good terms. Sampit ni Jason bago nito ihinto ang sasakyan. Paano? Narito na yata tayo sa B7110 Fernandez Street. Tumingin si Dina sa labas ng bintana at doon nakumpirma na naroon na nga sila sa labas ng bahay. Hindi niya man lang namalayan dahil talagang napakasarap kausap ni Jason.
Kung ganun, sige po. Ngumiti si Dina kay Jason. Doon niya sinimulang hubarin ang jacket nito bago sila magpalitan ng contact number. Natutuwa si Dina na nakilala niya si Jason. Pero higit pa roon, natutuwa rin siyang marinig na single pala ito. Nang gabing iyon ay hinayaan na lamang ni Dina ang malikot na isip na magpanta siya sa pulis. Sa isip-isip niya ay wala namang masama dahil lahat naman ng tao ay nagkakaroon ng paghanga sa opposite sex. Kinabukasan, nang gabing iyon ay kinita ni Dina si Steph bago ito pumasok. Humingi siya ng paumanhin at sinabing bilang kapalit ay ibabalik niya na lamang ang pera nito sa loob ng isang buwan. Mabuti na lang ay mabait ang pinsan niyang si Steph at pumayag. Siya naman niya itong kinuwento sa mama niyang nasa hospital pa rin. Mamaya, tatawagan ko si Jason, mama. Nakangiting sabi ni Dina sa kaniyang ina habang pinagbabalat niya ito ng mansanas. Tatanggapin ko ang offer nitong maging maid ng anak niya. Pasensya ka na, anak. Nalulungkot na wika ng ina ni Dina. Hayaan mo't paggaling ko ay babawi ako sa'yo. Ma, kumunot ang noo ni Dina. Ano ba naman kayo? Ayos lang. Huwag niyo nang isipin pa. Ang mahalaga ay wala na tayong problema at magkakaroon ako ng mas maayos na trabaho. Pero munti ka nang mapahamak, pagputol ng mama ni Dina. Pero dahil doon ay kaya ko rin nakilala si Jason. Ngumiti si Dina tapos ay ibinaba ang kutsilyo sa lamesa. Keri ko to, ma. Kaya kumain na lang tayo ng mansanas. Si Dina ang nagbantay sa mama niya ng gabing iyon. Ang nakababatang kapatid niya kasi ay maaga ang pasok kinabukasan. Pero tulad ng sinabi niya ay tinawagan niya nga si Jason bago siya matulog. Mabuti na lang, gising pa ito ng mga oras na iyon kaya maayos nilang napag-usapan ang tungkol sa trabahong inaalok nito sa kanya. Manong, dito ho ba nakatira si Sir Jason? Tanong ni Dina sa security guard na nagbabantay sa gate ng Serrano Subdivision. Dito kasi siya dinala ng tricycle na sinakyan niya nang sabihin niya ang instruction na ibinigay sa kanya ni Jason. Siguro nga'y 5 barangay ang layo ng lugar na ito mula sa bahay nila. Opo, ma'am. May appointment po ba kayo kay sir? Ano bang pangalan niyo para may tawag ko? Sagot naman sa kanya ng guard. Tumango si Dina. Dina Marasigan po, manong. Salamat. Tumango sa kanya ang guard. Saka bumunot ng cellphone sa bulsa. Nagdial ito roon. Pagkatapos, may kinausap sa telepono. Hindi rin naman nagtagal ay binabaan nito ang tawag. Mukhang nakumpirma na ang appointment niya. Iginiya siya ng guard sa loob ng malaking subdivision. Saka siya hininto sa isang malaking bahay. Dina, buti nakarating ka ng maaga. Ani ni Jason na siyang nag-aabang sa kanya sa gate. Isang puting sando at black na short lamang ang suot nito. Kaya talagang kitang-kita ang buong hubog ng katawan ni Jason. Hindi tuloy kaagad nakapagsalita si Dina. Oo nga sir. Sagot ni Dina nang matantong naghihintay ng sagot niya si Jason. Ngumiti siya ng matamis. Ang laki po pala ng bahay niyo, ano? Pati po itong subdivision? Ang lawak? Hindi naman. Pahambol na sagot ni Jason bago tumigilid. Nagalmusal ka na ba? Kumain muna tayo sa loob bago natin pag-usapan ang magiging agreement natin. Sa totoo lang, hindi pa siya kumakain. Kapi lang ang naging agahan niya dahil iyong 2 pirasong itlog sa kusina nila ay tinira na lamang niya sa kaniyang kapatid bago pumasok. Gustuhin man niyang mahiya ay mukhang hindi siya makakatanggi. Lalo na't sa hapagkainan yata, gustong pag-usapan ni Jason ang tungkol sa magiging trabaho niya. Naihanda ko na ang kontrata. Pero bago tayo magpirmahan, ay gusto ko munang linawin sa iyo ang ilan sa mga terms doon. Ayos lang ba? Maingat na tanong ni Jason sa kanya sa gitna ng pagkain. Opo, sir. Maagap na sagot ni Dina. My daughter is 6 years old. Nabanggit ko na sa iyo nung nakaraan. Since Monday to Saturday lang naman ang busy kong schedule. Sa ganung araw ka lang din magtatrabaho rito. Sunday ang magiging day off mo. Noted po, sir. Tumango si Dina. Ang magiging trabaho mo lang ay halos bantayan si Beatrice. Igayak siya sa umaga para sa pagpasok, sunduin siya sa hapon, kasama ng driver ko, at i-cater ang mga needs niya. Pero syempre, may mga bawal din.
May asma si Beatrice kaya hindi siya pwedeng mapagod. Bawal rin sa usok. May mga gamot din siya na dapat niyang i-take on time, including vitamins. Mahabang litanya ni Jason bago ito uminom ng juice. Nasusundan mo ba ako, Dina? Opo, sir. Naiintindihan ko po. Ngumiti si Jason, tapos ay nilagyan siya ng ulam sa plato. Kahit pa halos hindi na magkasya ang mga pagkain doon. That might sound easy, pero ako ang magsasabi sa'yo. Hindi madaling pakasamahan ang anak ko. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ka naman malulugi sa ibabayad ko sa'yo. Willing ako magbayad ng 2,000 kada araw. Dumiretsyong linya ang labi ni Dina. 2,000 po? Parang hindi makapaniwalang tanong ni Dina. Hindi po ba masyadong malaki? Kailangan mo ng pera, hindi ba? Tsaka pagtatrabahuin mo naman yun. Sabi ni Jason sa kanya. May gusto ka bang sabihin o itanong tungkol sa pagiging trabaho mo? Hindi naman ganon kahirap ang gagawin na binanggit ni Jason. Sisiu yun kumpara sa mga sideline niyang kailangan mo talagang magbanat ng buto. Pero kung totoong brat nga talaga ang anak nito, eh baka ang pasensya naman niya ang masubok. Pero aayaw ba siya? Tama si Jason, kailangan niya ng pera. Kailangan niyang bayaran ang pinsan niya. Wala na po. Nagbaba ng tingin si Dina. Kung ganun, kumain na tayo. Pagkatapos ay iikot kita rito sa bahay. Dalawa lamang sila ni Jason sa pagkainan ng mga oras na iyon. Si Beatrice raw kasi ay pumasok para sa school kasama ang kasambahay nila na siyang responsible sa mga gawaing bahay. Matanda na rin daw kasi iyon at hindi ganoong kasundo ni Beatrice kaya naghanap si Jason ng bagong katulong. Iyon din naman daw kasi ang kahilingan ng anak niya. Napaisip na tuloy si Dina kung paano niya pakikisamahan si Beatrice. Bukod kasi sa kapatid niya ay hindi niya pa naranasang mag-alaga ng ibang bata. Kaya mo bang magsimula ngayong araw? Tanong ni Jason matapos siyang iikot sa loob ng bahay. Kung papayag ka, pwede mo nang pirmahan ng kontrata. Counted din ang araw na ito. Buo ang matatanggap mong sahod. Talaga nga namang napakabait ng pulis na ito. Nasabi na lang ni Dina sa isip. Sige po sir, maraming salamat po. Tugon ni Dina bago sila nagtungo sa living room para pumirma sa kanilang agreement paper. Sa araw na iyon ay hindi na umalis si Dina. Inilagay niya ang gamit sa kwarto na itinuro sa kanya ni Jason. Siya ang naging bantay roon dahil umalis din agad si Jason para pumasok. Mabuti na lang, bandang alas 11 ay umuwi na si Manang Feliz, iyong kasambahay nila dito sa bahay. Ikaw ba si Dina? Nakangiting tanong sa kanya ni Manang Feliz. Tumango si Dina roon. Opo, ako nga po yung bagong yaya ni Beatrice. Nabanggit ka ni Sir Jason kagabi. Naupo si Manang Feliz sa harapan niya. Nako! Mabuti na lang at nariyan ka na dahil hindi talaga ako gusto ni Beatrice. Ayaw kasing nakikipaglaro sa akin at nagagalit pa sa pagiging stricto ko. Awkward nang umiti si Dina. Eh Manang, talaga ho bang may pagkapasaway si Beatrice? Huminga ng malalim si Manang Feliz. Hindi lang pasaway, Dina. Pero maiintindihan mo rin naman dahil maraming bawal sa kanya at hindi niya magawa ang gusto niya. Lalo na sa edad niyang yun. Yun nga lang, sa akin nabubunton ang pagkarebelde. Kinabahan tuloy si Dina. Baka mamaya'y maiyak na lamang siya kapag hindi niya na-handle ng maayos si Beatrice. Napailing na lamang siya. Hindi na siya sumagot doon at binago na lamang ang usapan. Dahil magtatanghaling tapat na noon, ay tumulong na lamang siyang magluto para makatulong. Nang dumating naman ang hapon, katulad ng bilin sa kanya ay sumundo sa kanya. Kay Beatrice kasama ang driver nilang si Mang Noel. Alam mo naman ang itsura ni Beatrice, hindi ba? Tanong ni Mang Noel kay Dina sa daan. Tumingin si Dina sa driver sa rearview mirror, sabay tango. Opo. Nakita ko kanina sa sala yung litrato niya. Mabuti kung ganun. Nakakalok kong umiti ang driver. Mahindanda ka bang panlinlang kay Beatrice? Kumunot ang noo ni Dina roon. Panlinlang? Noong una'y hindi nakuha ni Dina ang ibig sabihin ng driver. Pero nang makarating siya roon ay nakita si Beatrice ay sa kanya unti-unting naintindihan ang ibig sabihin noon. Beatrice! Malakas na tawag ni Dina sa magiging alaga nang tumakbo ito pa kanan kasama ng ilang babaeng estudyante. Naku po, ayan na. Rinig niya'y sabi ni Mang Noel.
Kumaripas ng takbo si Beatrice, si Dina naman halos atakihin sa puso. Paano ba naman? Ay kabilin-bilina ni Sir Jason niyang bawal mapagod si Beatrice. Pero heto't nakikipaghabulan pa ito sa kanya. Baka mamaya ay madapa o atakihin ito ng asma. Halos kapusin ang hininga si Dina sa paghahabol. At kung hindi pa nabunggo si Beatrice ng kapwa mag-aaral nito'y, hindi niya pa ito mahahabol. Beatrice, naku! Bakit ka pa tumakbo? Umahangos na tanong ni Dina sa bata. Hinawakan niya ito sa balikat. You're Dina? Nandidiring tinignan siya ni Beatrice. Sabay hawin ito sa kamay niya. Why are you ugly? Napaawang tuloy ang bibig ni Dina. Grabe naman pala bumati ang isang ito. Naku po. Bulong ni Dina. Halos mapahilamos sa mukha. Beatrice, umuwi na tayo. Mainit oh. Baka mangitim ka. Ngunit umirap lamang sa kanya ang bata bago ito naglakad para lagpasan siya. Napabuntong hininga na lamang si Dina roon. Mabuti na lamang, hindi na ulit tumakbo si Beatrice. Iyon nga lang, may ibang naging pakulo ito pag uwi sa bahay. Beatrice, tapos ka na ba? Tanong ni Dina mula sa kwarto ng bata. Nasa banyo kasi ito. Kakatapos lamang niyang bihisan si Beatrice nang wasabi itong dudumi. Kaya lang halos kalahating oras na ito sa CR pero wala siyang naririnig na tawag o hindi kaya ay flash. Inaasahan naman ni Dina na hindi pa ito marunong maglinis ng sarili sa edad na iyon, kaya lang hindi naman siya nito tinatawag. Beatrice, ulit ni Dina nang hindi ito magsalita. I'm done! Sa wakas ay sabi ng mabait na bata. Tumayo na si Dina noon sa kama para magtungo sa CR. Pero nang buksan niya ang pinto at nakita si Beatrice na nakaupo ay nagtaka siya. Pumasok siya at sinubukang hanapin ito pero may kung ano siyang natapakan at nadulas ang mga paa niya. Ang alam niya na lamang ay bumagsak siya sa malamig at malagkit na sahig. Kasunod ng mga tao ni Beatrice, Rico! Daing ni Dina nang subukang tumayo. Aray, ang sakit! OMG, yaya! Mas lalong nagtatawa si Beatrice habang nakatingin sa kanya. Itinukod ni Dina ang mga kamay sa sahig pero dumulas din iyon kaya naman kinapa niya kung ano ang madulas na bagay ang nagpabagsak sa kanya. Glue? Tanong ni Dina sa sarili, inamoy pa iyon. Tumingin siya kay Beatrice pagkatapos pero ang bata naman ay nagtaas lamang ng dalawang kilay at nginitian siya. Bumagsak tuloy ang dalawang balikat ni Dina. Humawak siya sa balakang at humimas-himas. Doon, ang parte kasi na iyon, saka ang likod at hita ang napuruhan. Pakiramdam niya, magkakapasa siya. Nako, mabuti na lang. At hindi ulo ang tumama sa kanya. Parang pinagsukloba ng langit at lupa si Dina. Unang araw pa lang pero masakit na ang bunbunan niya sa bata. Natatakot na tuloy siya para sa sarili. Lalo, wala pa siyang karanasan sa pag-aalaga ng bata. Noong gabi hanggang sa dumating si Jason, mas naging maingat si Dina. Kapag tinatawag siya ni Beatrice o hindi kaya ay uutusan, ay tumitingin muna siya sa paligid niya. Masakit pa rin kasi noon ang ilang parte ng katawan niya at ayaw niyang maulit iyon. Hindi niya na nga sana sasabihin kay Jason pero naibida na pala ni Manang Feliz. Pasensya ka na Dina. Kunot noong paumanhin sa kanya ni Jason. Naka-uniforme pa ito nang puntahan siya sa kwarto. Masakit pa rin ba? Gusto mong kumuha ko ng yelo? Umiling si Dina tapos ay ngumiti. Hindi na sir. Talaga? Mukhang hindi naniniwala sa kanya si Jason. Pwede ko bang tignan? Alanganing tinignan ni Dina si Jason pero wala na rin siyang magawa nang pumasok ito sa kwarto. Naupo si Jason sa gilid ng kama niya, sabay pasada ng tingin sa likod ng hita niyang namumula. Anong parte bang napuruhan? Likod po at balakang ko sir. Nahihiyang sabi ni Dina. Pero medyo okay naman na po ako. Pahinga lang ang katapat nito sir. Pero hindi nagsalita si Jason. Kinuha nito ang paa niya at ipinatong sa lap nito. Hinawakan ni Jason ang likod ng hita niyang namumula. Kaya naman, hindi napigilan ni Dina ang mapangiwi. Namamaga Dina. Siguradong pati ang likod mo niyan masakit. Dahan-dahan ding ibinaba ni Jason ang paa niya. Diyan ka lang, kukuha ko ng yelo. Hindi alam ni Dina ang sasabihin. Ayaw niyang makaabala kay Jason. Galing pa itong trabaho at naka-uniforme pa. Baka hindi pa ito kumakain.
Tapos, ay siya pa ang inaasikaso nito. Teka po, Sir Jason. Ayos lang naman po talaga ako. Huwag na po kayo mag-ala. Pero hindi siya pinatapos ni Jason sa pagsasalita. I insist, Dina. Kaya naman kahit ayaw na maistorbo ni Dina si Jason, ay hindi na niya ito napigilan. Pagkakuha ng yelo ni Jason, ay bumalik ito sa kwarto. Tapos, ay idinikit iyon sa hita at likod ni Dina. Alam kong makulit ang anak ko, pero hindi ko alam na aabot sa ganito. Mababa ang tono na sabi ni Jason. I'm really sorry, Dina. Sana ay hindi ka nang matras agreement dahil dito. I promise, pagsasabihan ko si Beatrice. Naku sir, hindi naman ho ako aatras, sabi ni Dina habang nakatingin kay Jason. Sa kakasalanan ko rin naman po, dahil hindi ako tumingin sa dinadaanan ko. Still, I know this is too much for you. Pasensya ka na talaga. Lumamlam ang itsura ni Dina habang mas tumatagal kasi ay mas lalo niyang natatanto kung gaano kabait si Sir Jason. Napakabuti ng kalooban nito't may malasakit talaga sa isang tao. Naisip ni Dina na bagay na bagay kay Jason ang maging isang pulis dahil sa karakter niyang iyon. Kaya naman ang matapos ay ginustong bumawi ni Dina. Ipinagtimpla ng kape niya si Jason. Saka ito pinaghandaan ng pagkain. Sinamahan niya rin ito roon dahil sabi ni Jason ay ayaw niyang kumain ng walang kasama. Thank you for tonight, Dina. Sabi ni Jason bago nagpakawala ng isang ngiti. Sana. Pagising namin bukas ay narito ka pa rin. Biro pa nito. Oo naman, sir. Panatag na ngumiti si Dina. Kaya sige na po. Magpahinga na po kayo. Tumango naman doon si Jason. Sige, Dina. Magpapahinga ka na rin. Good night. Isinarado ni Jason ang pinto ng kwarto. Pero si Dina halos isang minuto nakaiwang nakatayo roon habang nakangiti. Natulog na din naman si Dina sa pagkayari. May mas payapa nga dahil sa ipinakita sa kanya ni Jason. Masakit man ang balakang ay parang nakatungtong naman siya sa alapaap dahil sa interaksyon nilang dalawa. Isa iyon sa naging dahilan kung bakit mas naging porsigido siya kinabukasan. Kahit pa talagang napakakulit at sungit ni Beatrice. I want the pink underwear! Ani ni Beatrice nang makita ang violet na panty na inihanda ni Dina. Bakit? Maganda naman itong violet! Takang tanong ni Dina. Gusto ko yung pink, Yaya Dina! Nagtaas na kilay si Beatrice. Otherwise, I won't go to school. Naku, hindi pwede! Agad na tugon ni Dina at tumalikod sa bata para tumingin ang pink na panty sa closet nito. Teka, maghahanap ako. Nagtingin-tingin siya sa damitan nito pero wala namang pink na underwear doon at puro violet lamang. Mukhang pinagtitripan na naman siya ni Beatrice. Beatrice, wala ka namang pink na underwear dito. Humarap si Dina kay Beatrice na nakatuwalya pa rin. Pwede ba yung violet na lang ang suotin mo? What? Tanong ng bata. Eh di hindi na lang ako papasok. Napasapo na lamang sa noo si Dina. Ano naman kayang magandang gawin para malinlang ko ang batang to? Tanong ni Dina sa sarili. Hindi naman niya ito pwedeng pangakuan ng kung ano-ano dahil unang-una ay maraming bawal kay Beatrice. Ganito na lang. Kapag isinuot mo yung violet na panty, mag-a-ice cream tayo mamaya. Sabi ni Dina kay Beatrice. Ice cream? We have a lot of those sa fridge. Mataray na sagot ng bata. Eh ano bang gusto mo? Pink nga na panty, Yaya. Sagot ni Beatrice sa tonong parang naiinis na. Naku po. Bulong ni Dina sa sarili. Sa huli, wala na rin nagawa si Dina. Sinuotan niya ng uniforme si Beatrice at sinabihan itong bibili na lamang sila ng pink na panty sa mall na madaraanan. Kaya lang, nang bilhan niya man niya ito ng panty na pink ay ayaw na isuot. Yung violet na lang daw. Bumalik na naman tuloy sila sa bahay para kunin lang iyon at isuot kay Beatrice. I'm late! Nakasimangot na sabi ni Beatrice. Baka nakasarado ng gate ng school. Siguro naman ay makakahabol pa, sabi ni Dina bago sinenyasan ang driver na paandarin na ang sasakyan. Mag-alas 9 na noon, siguro reses na ang dumating sila. Pero si Dina naman ang mayayari sa kasakaling lumiban sa klase si Beatrice. Magiging kapabayaan niya iyon at iyon ang iniiwasan niyang mangyari. Kaya minsan naman pagdating sa school, siya na mismo ang humingi na paumanhin sa teacher nito. Ayos lang po yun, natatawang sabi ng guro ni Beatrice.
Wala rin naman po silang masyadong gagawin dahil Friday. Pi lang nila ngayon. Ganun po ba? Salamat naman. Ano ni Dina? Sabay tingin kay Beatrice na ngayon ay nakikipag-usap na sa mga kaklase. Oo nga pala, yun sa family day. Nasabi na ba sa inyo ni Beatrice? Tanong ng teacher kay Dina. Sa susunod na linggo kasi iyon. Hindi pa rin kasi siya nagbayad sa tiket. Nabanggit niya na ba sa inyo? Naku, hindi ko po alam. Nilingon ni Dina yung teacher ni Beatrice. Bagong yaya lang po kasi ako, pero itatanong ko po mamaya kay Sir Jason. Ah sige. Ngumiti ang teacher kay Dina bago ito nag-abot ng kamay. I'm Teacher Anne nga pala. Dina po, Teacher Anne. Tinanggap naman ni Dina ang kamay nito. Dati rin akong tutor ni Beatrice, kaya masasabi kong kilala ko ang batang yan. Ani ng teacher. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo, Dina. Mahirap po sunurin si Beatrice, pero bata pa rin siya. Ang mga bata, gusto rin ng napupuri. Napahahalagahan ang mga achievement na bibigyan ng atensyon. Kaya sana, huwag kang matakot sa kanya. Bahagyang kumunot ang noon ni Dina sa narinig. Hindi niya alam pero may pag-iintindi at pag-iingat sa mga salita ng guro. Para bang lubos nitong naunawaan si Beatrice. Naisip tuloy ni Dina na baka nanay rin ito at marunong makisimpat siya. Kaya ngiti na lamang ang itinigun niya. Pero madalas noong dinalaw ni Dina, mula nang makauwi. Hanggang sa masundo niya si Beatrice. Naisip ni Dina na kung iisipin, tama naman si Teacher Anne. Siguro nga, mas kailangan ng atensyon ni Beatrice. Siguro, imbis na pasensya, ay pang-uunawa ang dapat niyang pairalin. Beatrice, tawag ni Dina sa bata habang gumagawa ito ng takdang aralin. Gusto mo bang matutong gumawa ng cupcake? Nilingon siya ni Beatrice. You know how to bake? Tumanghol si Dina. Oo, gusto mo turuan kita? Panandali ang nag-isip doon si Beatrice, tapos ay tumango. I want! Napangiti tuloy doon si Dina. Sige, pagkatapos mong gumawa ng assignment, gagawa tayo ng cake. Dating empleyado si Dina sa mga coffee shop, naroong nagtatrabaho na rin sa mga bakeries, kaya namang nagkaroon siya ng kaalaman sa pagbibake. Madalas din siyang magkaroon ng batang customer doon. Minsan umiiyak pa pag hindi nabibilhan. Kaya naisip niyang baka mapukaw noon ang interes ni Beatrice. Mabuti na lang hindi siya nagkamali. Si Beatrice naman ay mukhang excited. Dahil nang isarado nito ang notebook, ay agad itong nag-aya sa kusina. Iyon nga lang, ay wala palang ingredients doon. Kaya bumili muna sila sa malapit na super mall. Pwede ba akong gumawa ng malaking cake? Tanong ni Beatrice sa kanya matapos nilang maghugas ng kamay. Oo naman! Ngitian ni Dina si Beatrice. Saka kumuha ng dalawang silver bowl para sa kanilang dalawa. Sa buong araw na nagtuturuan sila't gumagawa ng cake, ay hindi siya tinarayan o ginawa ng pakulo ni Beatrice. Nakikinig lamang ito at sumusunod sa mga sinasabi niya. Akala niya nga mahilig ito sa cake. Kaya lang, nang dumating ang daddy nito at nagpatulong sa kaniyang buhatin ang cake na ginawa, ay sa kanya natanto ang motibo ng bata. Daddy, I made a cake for you! Halos matunaw ang puso ni Dina. Bumaba ang mga mata niya sa chocolate cake na hawak. Pabilog iyon at may malaking heart. Sa loob naman ng heart, may nakalagay na D. Nagtataka pa si Dina kanina. Daddy lang pala ang ibig sabihin nun. Wow! Kinarga ni Jason si Beatrice. Ginawan mo ako ng cake, really? Proud nung umiti si Beatrice. Yes! Tinuruan ako ni Yaya. Tumingin naman si Jason kay Dina dahil doon. Talaga? Mukhang masarap ah. Matamis nang umiti si Jason. Titikman ko, baby. Nagtungo silang tatlo sa kusina. Tapos na rin naman silang kumain noon kaya't wala nang nakahain doon. Hinati nila ang cake na gawa ni Beatrice. Saka iyon pinagsaluhan. Masarap, daddy? Tanong ni Beatrice na nakaabang sa sasabihin ng tatay. Oo. Thumbs up si Jason. Ang galing naman ng baby ko. Mas lalong gumaan ang pakiramdam ni Dina sa narinig. Pakiramdam niya ba? Isang malaking achievement ang nagawa niya ngayong araw. Pakiramdam niya rin, isang malaking hakbang ang ginawa niya palapit kay Beatrice. Magpabrush lang ako ng teeth, daddy. Paalam ni Beatrice bago tumayo si Dina. Halika, Beatrice. Ayaw ni Dina sa bata pero umiling ito. I can do it alone. Napakamot na lang siya ng ulo. Si Jason naman sineniyasan siyang maupo bago uminom sa juice. Nilisa ni Beatrice ang dining area. At naiwan silang dalawa ni Jason na magkasama. I guess,
That's one point. Nakangiting sabi sa kanya ni Jason. Natutuwa akong malaman na sinusubukan mo talaga mapalapit sa anak ko. Wala po yun, sir. Tumugon si Dina sa ngiti ni Jason. Nga po pala, sir. Nasabi ng teacher ni Beatrice na may family day ni sila next week. Hindi pa rin daw siya bayad sa ticket. May nabanggit ba sa inyo si Beatrice? Family day? Kumunot ang noon ni Jason. Wala siyang sinasabi. Pero baka hindi rin ako pwede. Napataas ang dalawang kilay ni Dina. Mukhang alam niya na kung bakit hindi nagsasabi si Beatrice. Hindi niyo po ba siya pasasamahin? Maingat na tanong ni Dina. Pwede naman siguro ang yaya na sumama sa family day bilang guardian. Pero iyon ay kung sumama rin si Beatrice. Bukod kasi sa hindi available si Jason, maaari rin kaya walang sinasabi ang anak nito ay dahil hindi ito interesado. Pasasamahin, sagot ni Jason bago sumubo ng cake. Gusto rin ba ni Beatrice? Kung interesado siya ay magbibigay ako ng pambili ng ticket para sa inyong dalawa. Sa loob-loob ni Dina ay gusto niyang tanungin kung bakit hindi ito makakapunta o hindi ba talaga nito kayang pumunta. Kaya lang, naisip niyang baka iba ang isipin ni Jason tungkol doon at ayaw naman niyang magbigay ng maling impresyon. Tumango na lamang doon si Dina. Sige po, sir. Akmang nagpaalam si Dina. Susundan ko po lang si Beatrice sa taas. Sandali lang, Dina. Hinawakan siya ni Jason sa braso. Kumain ka na ba? Napatigil tuloy si Dina. Bumaba rin ang tingin niya sa kamay ni Jason na pumipigil sa kanya bago niya maramdaman ang pag-iinit ng mukha. Para siyang natutuliro. Opo, sir. Hindi alam ni Dina kung aalisin niya ba ang kamay ni Jason o hahayaan lang iyon. Hindi pa ako nag-dinner. Malumanay na sabi ni Jason sa kanya bago siya nito binitawan. Pwede bang ikaw ang maghain para sa akin? Dadagdagan ko na lang ang sahod mo ngayong araw. Nako, sir, hindi na. Pagtanggi ni Dina bago siya kumilos para kuhanin ang pagkain nila sa ref. Pasensya na, hindi ko kagad ka na itanong kung kumain na kayo. Nahihiyang sabi ni Dina. Ayos lang, late na rin naman kasi. Sagot ni Jason. Mukhang nagpapahinga na rin si Manang. Nateten si Dina, hindi tuloy siya nakapagsalita. Sobrang casual makipag-usap sa kanya si Jason. Ang kalmado, malumanay. Tapos ay hindi pa takot makipag-interaction sa kanya habang si Dina naman halos mangisay na sa simpleng hawak pa lang. Paano ba namang hindi? Kung sobrang pogi ni Jason, lalo't suot pa nito ang uniforming pang-pulis. Ang bango pa! May boyfriend ka na ba, Dina? Tanong ni Jason sa mababang tono na siyang mas lalong nagpakaba kay Dina. Wala po. Wala akong time, sir. Tensyonadong sagot ng dalaga. Pero nagkaroon ka na dati? Sunod na tanong ni Jason. Umiling si Dina roon. Saka hinalo ang iniinit na pork steak. Hindi rin po. Kayo po? Oo naman. I have an ex-wife, diba? Oo nga pala. Napakagatuloy ng labi. Si Dina, bahagyang natawa si Jason. You look tense. Sige, hindi na lang ako magtatanong. Napaharap tuloy si Dina kay Jason. Hindi naman po sa ganun, sir. Ngumiti si Jason habang nakatitig sa kanya. Naiintindihan ko. Baka hindi ka lang sanay. Hindi ko lang maiwasang magtanong dahil naku-curious ako sa'yo. Na-curious siya sa akin? Tanong ni Dina sa isip na mas lalong nagpamula sa kanya. Mabuti na lang. Naalala niyang may iniinit siya kaya naman nagkaroon siya ng dahilan para talikuran si Jason. Napapikit na lamang tuloy siya. Bakit pa siya parang ewan ngayon? Baka gusto lang ni Jason na mas makilala siya. Dahil siya ang pinagkakatiwalaan nitong magbabantay sa anak niya. Iyon ang pilit na sinasabi ni Dina sa sarili. Pero dumaan ang ilang araw at mas lalo niyang nakikilala ang mag-amang Jason at Beatrice. Yaya Dina! Sigaw ni Beatrice mula sa kwarto. Patakbo namang nagtungo si Dina sa kwarto ng alaga. Beatrice? Patanong na tawag ni Dina kay Beatrice. Ano nangyari? Why do we have family day tickets? Humalukip-kip ang bata. Ayokong sumama. Nilapitan ni Dina si Beatrice. Bilin niya ng daddy mo. Tsaka sabi ng teacher mo, marami raw games at activities. Ayaw mo ba nun? Sinong sasama sa akin? Nagtaas ng kilay ang bata. Ikaw? Oo.
Naupo si Dina sa gilid ng kama, saka kinuha ang mga kamay ng bata. Pwede naman yun, sabi ng teacher mo. Eh di malalaman ng classmate ko na wala akong mommy at daddy. Sumimangot si Beatrice, sabay waksi sa mga kamay ni Dina. Nabitin tuloy sa ere ang mga sasabihin ba dapat ni Dina. Ano pa nga ba naman ang isasagot niya roon kung ganoon ang nararamdaman ng bata? Kung gusto mo, kausapin natin ang daddy mo mamaya, malumanay na sabi ni Dina sa bata. Kung makakalibad siya sa trabaho niya para makasama siya sa atin sa susunod na linggo. Hindi agad nagsalita si Beatrice roon, parang panandalian pang nag-isip. Okay, tipid na sabi ng bata. I'll wait for daddy and ask him. Ngumiti na lamang si Dina roon. Hindi na rin naman nag-tantrums si Beatrice, kaya hinanda na lamang niya ito ng merienda. Sa kainaya na gumawa ng assignment, kinagabihan pagkatapos kumain ng hapunan, ay matyagang naghintay si Beatrice sa dati nito. Naroong naghihintay ito sa terrace, nanonood ng TV, at nag-ayang makipaglaro para lamang libangin ang sarili. Ngunit alas 9 na ay wala pa rin ang ama nito. Hindi tuloy alam ni Dina ang sasabihin, lalo na't hindi naman niya pwedeng tanungin ang daddy nito kung nasaan ito o anong oras ang uwi nito. This is why I hate the both of them, wika ng Beatrice sa mahinang tono habang nakaupo sa sala. Ha? Huh? Wala sa sariling tanong ni Dina. Hate? Ang daddy mo? Ang mami ko rin. Malungkot na tumingin si Beatrice kay Dina. They say they love me, pero ayaw naman nila akong kasama. Napahinga ng malalim si Dina. Beatrice, hindi totoo yan. Kung hindi, nasaan sila? Hindi alam ni Dina kung saan siya hahagilap ng sagot para kay Beatrice. Nakaramdam tuloy siya ng lungkot para rito. Hindi magandang ganoon, ito ang mag-isip. At siguradong isa iyon sa nakakaapekto sa behavior ni Beatrice. Pero paano nga ba niya pagagaanin ang loob nito? Bumuntong hininga si Dina, saka lumapit kay Beatrice. Ang lahat ng ginagawa ng daddy mo, Beatrice, ay para rin sa'yo. Mabuti ka pa nga may tatay, ako wala. Tumingala sa kanya si Beatrice. Nasaan ang daddy mo? May ibang pamilya na, sagot ni Dina, saka malungkot na umiti sa bata. Pero ayos lang naman sa akin yun. Dahil naroon naman si mama para alagaan kami. Sad ka siguro dati, sabi ni Beatrice bago dahan-dahang ibinalik ang tingin sa harap. Bakit? Tanong ni Dina. Sad ka ba ngayon? Hindi ka ba masaya na kasama mo ang daddy mo at love na love ka niya? I don't know, Yaya. Dumiretso ang mga labi ni Beatrice. I just wished. Naputol sa ere ang sinasabi ni Beatrice nang makarinig ng tunog ng sasakyan. Agad itong lumingon sa pinto saka bumaba. Daddy! Tawag ni Beatrice sa tatay nito kahit na hindi pa nakakalabas ng pinto. Si Dina naman sumunod lamang sa tumatakbong alaga. Beatrice, bakit gising ka pa? Tila hapong tanong ni Jason sa anak bago ito binuhat. Hinihintay mo na naman ba ako? Yaya brought tickets para sa family day, sabi ni Beatrice kay Jason. Sasama ka, Daddy? Next week, hindi ba? Tanong ni Jason bago tumingin kay Dina. Hindi pwede si Daddy eh. Kaya si Yaya na lang ang sasama sa'yo. But it's family day, mahinang sabi pa ni Beatrice. Kasama ng mga classmates ko ang family nila. Umimas si Jason sa ulo ni Beatrice bago sila tuluyang pumasok. Ang driver naman ni Jason sumunod kasama pa ang ibang mga gamit nito. Busy kasi si Daddy buong linggo next week, paliwanag pa ni Jason sa anak bago ito ibinaba sa sala. Si Dina naman, nakasunod lamang sa mag-ama, naghihintay ng oportunidad kung kailan siya magsasalita. Dina, tinawag ni Jason si Dina habang nagtatanggal ng necktie. Makakasama ka naman kay Beatrice, hindi ba? Apo sir, tumango si Dina. Pero tama po si Beatrice, puro mga mami at daddy ng mga kaklase niya ang dadalo roon. I know. Bumuntong hininga si Jason. Hindi ko naman din may pangako na pupunta ako dahil baka hindi rin ako umabot. Bumagsak ang mga mata ni Dina kay Beatrice na ngayon ay nakayuko na. Sigurado siyang malungkot na naman ito, lalo pat malaking bagay kay Beatrice ang family day na iyon. Hindi na ako sasama, nagsalita si Beatrice tapos ay naglakad patungo sa hagdan.
Beatrice, tawag ni Jason rito, pero hindi ito nilingon ng anak. Kaya naman, sinunda na ito ni Dina. Kaya lang, nang makaakyat na ito at sinubukang hawakan ni Dina, ay tinampal naman ni Beatrice ang kamay niya. Hindi rin siya nito hinayaang makapasok sa kwarto, kahit panakatukin niya ito ng ilang beses. Beatrice? Beatrice! Malumanay na tawag ni Dina sa bata, pero hindi ito nagsasalita. Beatrice, pwede bang buksan mo ang pinto? May sasabihin lang si Yaya sa'yo. Pero inignora lamang iyon ni Beatrice. Kalaunan nang matantong wala talagang balak si Beatrice na pagbuksan siya'y, bumaba na siya ng kusina para sana sabihin iyon kay Jason. Pero naabutan niya itong may kausap sa telepono. Bata lang, hindi niyo pa nahuli? Galit na wika ni Jason sa kausap. Paano tayo sisibat niyan? Kung alam na nilang minamanmanan sila ng pulisya. Napatigil tuloy si Dina sa paglapit. Kahit na Albert. Humimas sa noo si Jason. O baka naman mayroong nagtip sa kanila. Narinig niyang bumuntong hininga si Jason. Nagdalawang isip patuloy si Dina kung itutuloy niyang kausapin ito. Mukhang stress kasi si Jason. Baka problema iyon sa trabaho. Tapos ay makikiusap pa siyang umattend sa family day ni Beatrice. Gawan niyo ng paraan bukas. Dahil kailangan ko nang magpasa ng report sa Monday. Humarap si Jason sa kanya. Ayoko nang wala, Albert. Malaking kaso ito. Naiintindihan mo ba ako? Ibinaba ni Jason ang tawag tapos ay itinupi ang dulo ng sleeve hanggang siko. Ano yun, Dina? Wala po, sir. Nag-iwas ng tingin si Dina. Kumain na po ba kayo? Hindi pa. Pero baka magkape na lang ako. Sagot ni Jason sa kanya. Sabi mo na. May sasabihin ka, hindi ba? Tungkol kay Beatrice. Napakagat ng ibabang labi si Dina. Pasensya na, sir. Tinanguan siya ni Jason. Ayos lang. Kumpara kanina nang makababa siya na ay kalmado na ang mukha ni Jason ngayon. Hindi na rin galit ang tono ng boses nito. Kaya naman, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Dina. Sir, hindi naman po sa nangyengialam ako pero mukha kasing gusto talaga ni Beatrice na makasama kayo sa family day. Sabi ni Dina sa mababang tono. Hindi po ba talaga kayo makakapunta? Matagal bago sumagot si Jason. May importanteng meeting kasi ako sa Lunes, Dina. Seryosong sabi nito. I appreciate the concern. Pero gustuin ko mang makapunta at maging present para sa anak ko eh. May trabaho akong dapat puntuunan ng pansin. Alam ni Dina ang mga yon. Lalo na't hindi naman simpleng pulis lamang si Jason. Ika nga, great power comes with great responsibility. Isang police lieutenant si Jason. At iyon ang matinding kaagaw ni Beatrice ngayon. Naiintindihan ko po. Tugon ni Dina. Saka siya nagyuko ng ulo. Halos isang minutong tahimik silang dalawa ni Jason. Hanggang sa binasag nito ang katahimikan. Pasensya ka na, Dina. Hindi ko na rin kayang makipag-usap pa ngayon dahil sa trabaho. Makyat ka na. At iyon nga ang ginawa ni Dina. Hindi na rin niya nakausap pati ang alaga. Kinabukasan naman ay day off niya. Kaya maaga siyang umuwi sa bahay nila. Pasensya ka na, ma. Hinging paumanhin ni Dina sa nanay nang makaupo sa gilid ng kama nito. Hindi ako nakapunta nang ilabas ka ng ospital. Ngiti naman ang itinugon ng nanay ni Dina bago ito humawak sa kamay niya. Ayos lang, Dina. Alam kong may trabaho ka. Pero nagtitext po ako kay Angela, ma. Banggit niya sa kapatid. Nabili ba niya ang pinabibili ko? Mga gatas at vitamins para mapabilis ang pagaling mo. Tumango naman ang mama niya. Salamat, anak. Ikaw, kumusta ba ang trabaho mo roon? Kakaiba, ma? Lumaki ang ngiti ni Dina, sabay higa sa tabi ng nanay. Sobrang kakaiba. Si Sir Jason ang bait-bait. Si Beatrice, na kailangan lagi ng atensyon. Tapos si Manang, na palagi akong kinukwentuhan. Maikling panahon pa lamang ang iginugugol ni Dina sa bahay na iyon, pero pakiramdam niya nagiging parte na talaga ng buhay niya ang mga ito. Kakaiba pero natutuwa siya. Alam mo ba, ma? Sobrang maalalahanin ni Sir Jason. Kapag naroon ako, hindi niya pinaparamdam na katulong ako. Lagi niya ako kinukwentuhan sa gabi. Minsan ay tinatanong ako tungkol sa anak niya at noong nakaraan, pigil na ngumiti si Dina. Tungkol sa ibang bagay. Tatlo lang ba sila roon? Tanong sa kanya ng mama niya. Umiling si Beatrice. May isa pa, ma. Yung driver nila. Mabait din pala kaibigan. Eh yung anak nung si Sir Jason mo.
Nag-angat ng ulo si Dina sa kasalubungin ang mga mata ng nanay. Sa nakita ko, nay, mabait na bata si Beatrice, pero kulang ng atensyon, suporta at pagmamahal. Noong unay hindi agad napansin ni Dina iyon, pero nang dumaan ng ilang araw, nahuli niya ang punot dulo ng ugali nito. Gusto ni Beatrice ng atensyon mula sa tatay nito, mula sa paggawa nito ng hindi mabuti para mapansin, sa pagbe-bake ng cake at laging paghihintay nito sa ama para makipaglaro. Sabik si Beatrice sa mga bagay na hindi pisikal na naipapakita ni Jason. Siguro, madalang. Lalo pa ma, na hindi siya napagbigyan ni Sir Jason sa darating na family day. Dagdag ni Dina. Kaya nga mabigat ang dibdib ko kanina nang umalis. Dahil alam kong may tampuhan silang dalawa. Kung ganun, ikaw na lang siguro ang magpakita sa kanya ng ganun anak. Tugon ng nanay ni Dina. Hindi ka man niya magulang, pero ang pagmamahal para sa isang tao, galing man kanino, pagmamahal pa rin. Ganon din ang pagmamalasakit. Nagtango ng ulo si Dina, bago nito inangat ang sarili. Tama ma. Kaya yun ang gagawin ko sa susunod na linggo. Determinado si Dina. Kaya lang, pagkabalik niya Lunes ng umaga, ay mas determinadong si Beatrice rin ang naabutan niya. Ayokong pumasok, Yaya. Matigas na sabi ni Beatrice. Beatrice, hindi pwede, sabi ni Dina sa alaga. Bago niya ito sinubukang lapitan pero tumakbo ito pabalik sa igaan. Ayokong pumasok! Binato si Dina nang manikang nasa kama nito. At kung hindi pa umilag si Dina, ay paniguradong mukha niya ang matatamaan. Hindi ang pinto. Get out! Beatrice! At hindi na siya pinapatapos ng bata. Pinagbabato siya noon ng kung ano-anong madampot. Lego, cartoon figure, sapatos ng manika, pati remote ng aircon. Inihagis nito sa kanya. Kaya naman wala ring nagawa si Dina kung hindi ang lumabas para bigyan ito ng oras. Ano? Pinalabas ka? Nag-aalalang tanong ni Manang Feliz kay Dina nang makita siya nito sa labas. Naku, kahapon pa ganyan na yung pagkagising. Ayaw kumain, ayaw magsipilyo't maligo, ayaw kausapin pati ang daddy niya. Napahima si Dina sa noo, mukhang hindi sasapat ang isang oras para pakalmahin si Beatrice. Sinasabi na nga ba niya't may ibang mangyayari dahil sa paghindi ni Jason sa kanya. Nako, napabuntong hininga si Dina. Manang Feliz, ano bang pagkain ang kinakain ni Beatrice kapag masama ang loob niya? Saglit na napaisip si Manang Feliz bago ito umiling kay Dina. Wala yata. Hindi naman kasi kumakain yan kapag ganyan eh. Kumakalma lang kapag sinusuyo ni Sir. Patay. Busy pa naman si Jason ngayong linggo. Napakagatuloy sa ibabang labi si Dina. Ano pa ba ang pwede niya gawin para mapakalma ito? Noong nakaraan, hindi gumana ang ice cream dahil marami sila noon sa ref. May pagkain o isang bagay ba na gustong gusto si Beatrice na minsan niya lang nagagawa o natitikman? Tanong ulit ni Dina kay Manang Feliz. Meron, Dina. Sagot ni Manang Feliz. Ang bisitahin ang daddy niya sa trabaho. Umiling si Dina. Nako, hindi pwede. Busy si Sir Jason kaya hindi kami basta-basta magpunta ng walang paalam. Pasensya na. Wala kasi talaga akong maisip. Hingi ng paumanhin ni Manang Feliz. Hindi ko alam ang mga hilig niya. Lagi lang nasa kwarto yan eh. Ayaw pa akong kasama. Kumunot ang noo ni Dina. Tama yun. Nasa kwarto lang lagi si Beatrice. Napahinga nang malalim si Dina. Humarap siya sa pinto ng kwarto ng alaga, sabay katok doon nang walang pumasok. Hindi niya alam, pero sa isip niya ay mukhang positive na kakagat si Beatrice. Beatrice, gumaya ka, aalis tayo. Malakas na sabi ni Dina mula sa labas. Hindi ako papasok! Sigaw pabalik ni Beatrice. Hindi tayo papasok, Beatrice, maglilibot tayo. At isang wrist nga ang napili ni Dina na gagamitin para kay Beatrice. Hindi na niya ito hinantay sumagot. Bumaba si Dina para gumayak. Noong una nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya kay Jason. Pero sa huli ay minabuti niyang huwag na lang. Hindi niya rin kasi sinabi kay Manang Feliz na hindi siya nagpaalam kay Jason para hindi ito madamay sa kasakali. Isang malaking pagkakamali ito dahil alam niya ang sitwasyon ni Beatrice. May hika ito. At kung may mangyari rito ay tsak na siya ang malalagot. Pero ganun din naman ang mangyayari kung hahayaan niya lamang ito sa kwarto. Isa pa,
Sinabi niya sa kaniyang sariling determinado siyang makuha ang loob nito. Maliman kung titignan pero ito rin ang gusto ni Beatrice. Hindi naman siya nagkamali roon dahil matapos ang isang oras ay bumaba si Beatrice na nakabihis. May ipit pa sa kanang bahagi ng buhok, nakasapatos, tapos ay bag, pangalis. Tayo lang dalawa, Yaya? Tanong ni Beatrice kay Dina. Tumango si Dina bago siya bumaba, kalivel ng bata. Oo, tayo lang. Pero kailangan mong mag-promise kay Yaya bago tayo umalis. Kumunot ang noni Beatrice. What promise? Hindi ka pwedeng lumayo, okay? Kasi kapag lumayo ka sa akin, o kaya ay takbuhan mo ko, baka hindi na tayo makalabas ulit. Lalabas ulit tayo? Parang nabuhayan doon si Beatrice. Ngumiti naman si Dina. Kung ipapangako mong isusunod ka sa akin, mamaya. Itinaas ni Beatrice ang kanang kamay. I promise, Yaya! Ngumiti si Dina bilang tugon. Kaya tumayo ulit para humarap sa driver. Tara na po. Bubuksan ko na ang gate. Nagpunta si Nadina at Beatrice sa malapit na mall. Doon na rin sila nag-agahan bago nagtungo ng arcade para maglaro. Nagpapalit-palit ng token si Dina. Tapos ay binuntutan si Beatrice na mukhang ligayang ligaya sa mga nakikita. Yaya, hindi ako makakuha! Reklamo ni Beatrice nang hindi na naman ito makuha ang laruan sa claw machine. Mahinang natawa si Dina roon. Tumabi siya kay Beatrice, saka naghulog ng token. Ganito yan, Beatrice. Itutok mo yung claw sa staff toy tapos pindutin mo. Turo pa ni Dina, kaya lang nang bumaba ang claw. Sa laruan ay hindi niya rin iyon nakuha. Natawa na lang din tuloy siya sa sarili. Mukhang mahirap talagang makakuha rito, ani ni Dina. Pero pwede namang bumili na lang tayo. Umiling si Beatrice roon. Hindi na rin naman nagpumilit. Tapos ay lumipat sa kabila. Yung piano tiles na malaki. One token, Yaya. Sabi ni Beatrice bago inilahad ang palad sa harapan niya. Inabutan naman ito ni Dina bago nagbunot ng cellphone para videohan ang bata. Marami pang sinubukang laro si Beatrice. Merong baril-barilan, merong sayawan, tapos ay walk a mole. At nang makaramdam naman ng pagod, nag-trend sila paikot sa second floor. Yaya, I'm hungry, sabi ni Beatrice habang nakaupo sa loob ng trend. I want burger. Burger? Sige, pagkababa natin. Sagot naman ni Dina sa alaga. Anong gusto mong gawin pagkatapos? May photo booth sila dito. Gusto mo itry natin? Photo booth? Hindi pa ako nakakatry. Sabi naman ni Beatrice. Sige, subukan din natin. Alas 11 na nang makapasok sila sa isang fast food chain sa loob ng mall. Kaya naman kumain na rin sila ng tanghalian. Gaya ng napag-usapan, nagpunta sa photo booth sina Beatrice at Dina bago sila nagtingin-tingin ng mga laruan. Yaya, marunong ka po ba maglumbans? Dumiretso ang mga labi ni Dina sa narinig kay Beatrice. Hindi dahil sa tono nito o dahil sa kalmadong mukha nito, pero dahil sa po ni Beatrice. Ngayon niya lang ito narinig na nagpo sa kanya. O baka hindi lang nito napansin. Oo naman, gusto mo ba bumili tayo? Tapos gumawa tayo sa bahay. Malaki ang naging ngiti ni Beatrice sa itinanong ni Dina. Tumango siya. Sabay kuha sa kahon ng lumbans kit. Mabuti na lang, hindi na ganoong nagpabili si Beatrice dahil kung nagturo pa ito, ay baka barya-barya na lamang ang matira sa wallet niya. Hindi naman kasi alam ni Jason ang tungkol sa lakad niyang ito. Kaya naman sariling pera niya ang ginagamit niya mula kanina. Pero wala rin naman siyang balak singilin iyon kay Jason. Kagustuhan niya naman ito. Isa pa, nag-enjoy din naman talaga siya. Beatrice, pwede bang umuwi na tayo? Tanong niya sa bata nang makapagbayad. Baka kasi mapagod ka. Baka hindi tayo makapag-mall ulit. Okay, Yaya. Mabilis namang naging tungo ni Beatrice habang hawak-hawak ang lumbans kit. Doon nakumpirma ni Dina na hindi talaga ganoong pumapasyal si Beatrice kahit pa maraming pera ang tatay nito. Naiintindihan naman niya dahil risky talaga iyon, lalo na't may sakit si Beatrice. Ngayon nga habang naglalakad sila paalis ay nakaramdam siya ng kaba na baka mamaya ay magkasakit ito. Biglang hikain o kaya ay atakihin. Kaya naman ang makauwi ay sinisigurado niyang wala itong ibang nararamdaman. Pinagpahinga niya at pinangakuan na maglalaro pagkagising. Laking pasasalamat na lang ni Dina na sumunod sa kanya si Beatrice.
kahit noong maghapunan. Pati nang sabihan niya itong matulog ng maaga, mukhang nagustuhan talaga ni Beatrice ang ginawa niya. Ang problema lang, anong gagawin niya kung sakaling mag-aya ito ulit na umalis? Dina, nariyan na si Sir. Sabi ni Manang Feliz kay Dina, pwede bang ikaw muna ang magtimpla ng kape sa kanya? May inuutos kasi siya sa akin. Tumango naman doon si Dina bago kumuha ng mug. Sige po Manang, ako na po. Hindi na nasa lubong ni Dina si Jason sa labas. Naabutan na lang siya nitong nagkakape. Pero hindi tulad ng huli nilang pagkikita ay maaliwalas ang mukha ni Jason ngayon. Parang good mood. Dina, si Beatrice, tulog na ba? Tanong ni Jason sa kanya. Opo sir, kani-kanina pa po. Kumain ba? Tanong nasunod ni Jason. Masama kasi ang loob sa akin. Hindi ako kinakausap. Ipinatong ni Dina ang mug sa platito, saka iyon ibinaba sa harap ni Jason. Nako sir, okay na po si Beatrice. Napataas naman ang dalawang kilay ni Jason dahil doon. Talaga? Akala ko magtatagal. Pero mas mabuti yun, kasi may surprise ako sa kanya. Talaga sir? Gustong tanungin ni Dina kung ano yun pero hindi na niya naman masabi. Oo, na-clear kasi yung schedule namin this week at nalipat sa susunod na linggo. Ayun, nagsabi ako na kukuha ko ng leave sa Biyernes. Pumayag naman, sabi ni Jason bago naupo. Makakasama na ako sa Friday. Pwede pa bang bumili ng ticket? Hindi ko alam sir pero pwede niya naman pong gamitin yung binili ko. Dalawa naman po yun. Umiling naman si Jason sa sinabi ni Dina. No, tatlo tayong sasama. Napakurap-kurap si Dina. Kasama ako sir? Ayaw mo? Biro ni Jason sa kanya. Saka para may tatayong mami si Beatrice roon. Parang may bumara sa lalamunan ni Dina. Nag-iwas siya ng tingin. Siguro, para kay Jason ay wala lang ang sinabi nito. Pero para kay Dina, iba ang kahulugan noon. Sige po sir. Sagot ni Dina sa maliit na tono. Sir, may sasabihin din pala ako. Ano? Lumabas po kasi kami ni Beatrice kanina. Nahihiya niyang aminin. Pasensya na po. Hindi ko na nasabi sa inyo. I know. Ha? Gulat na tanong ni Dina. Alam niyo po? Sinabi sa akin ni Manang. Ngumiti si Jason. It's fine. Alam kong, alam mo naman ang risk ng ginawa mo, hindi ba? Tumango si Dina. Opo, sir. May picture ka ba niya kanina? Tanong ni Jason bago humigop ng kape. Parang natataranta pa si Dina nang bunutin ang cellphone sa bulsa. Tumabi siya kay Jason. Saka isa-isang pinakita rito ang litrato at picture ni Beatrice kanina habang naglalaro. Si Jason naman, mukhang nasisihan rin sa nakita. Pero, hindi ko naman siya pinaglakad masyado, sir. Nag-trend kami. Kwento pa ni Dina. Tumangot-tango naman si Jason. Next time, sabihan mo ko kapag may oras sasama ako sa inyong dalawa. Napakagat naman ang labi si Dina. Tapos ay tumango. Sir, saan ko po ito ilalagay? Pumasok si Manang Feliz bit-bit ang isang cake. Tapos ay ilang malalaking paper bag. Dito na lang yung cake, Manang. Yung paper bag sa room ni Beatrice. Sabi ni Jason bago tumingin kay Dina. Tebora cake. Sinunod ni Manang Feliz si Jason. Ipinatong nito yung cake sa table bago naglakad para umakyat. Sayang naman po, nagsalita si Dina. Tulog na si Beatrice. Hindi para kay Beatrice. Tumayo si Jason para buksan ang kahon. Para sa'yo, Dina. Maingat na inilabas ni Jason ang strawberry cake. May mga candles pa nga. Pero hindi na nilagay ni Jason. Si Dina naman, patulala. Nakatingin lang sa cake, namumula. Hindi ko naman birthday, Sir Jason. Sabi ni Dina. Hindi nga. Sabi naman ni Jason. Appreciation cake lang. Si Jason pa ang kumuha ng bread knife. Hindi pa kasi alam ni Dina ang gagawin noon. Para siyang na starstruck. Ang alam niya lang ay pinaghila siya ni Jason ng upuan. Saka siya pinaupo sa harapan nito. This is for you. Ani ni Jason sabay bigay sa kanya ng platito. For my daughter's best yaya. Naku, hindi naman sir. Nahihiya si Dina. Ni hindi niya matignan si Jason ng diretso sa mata. Pakaramdam niya tuloy. Para na siyang ewan sa tuwing nag-uusap sila ng ganito kalapit. Natutulero siya sa kagwapuhan at kabaitan ng binata. Taste it.
Nakangiting sabi ni Jason sa kanya. Basta, huwag mo munang sasabihin kay Beatrice ha. Hindi katulad nung nakaraan ay naging maayos ang relasyon ni Nadina at Beatrice. Makulit pa rin ito pero hindi na siya minamalditahan. Sumusunod na rin kapag pinagsasabihan. Iyon nga lang, nagpaparamdam na rin ng kung kailan sila aalis. Hindi naman siya nakasagot dahil hindi rin alam ni Dina kung kailan mauulit iyon. Naging routine na rin para kay Dina at Jason ang magkwentuhan kapag gabi. Minsan nga, natatagpuan na lang ni Dina ang sarili na naghihintay dito. At aminin man niya o hindi, ay isa lang, ang sigurado. Ang simpleng pagka-crush ni Dina kay Jason ay nagsisimula ng lumalim. Ang tickets, tanong ni Jason kay Dina pagkalabas nila Beatrice ng pinto. Hindi naman kaagad nakasagot si Dina. Papaano ba naman? Hinagod niya muna ito ng tingin. Ang gwapo kasi sa suot na white polo shirt at black cargo pants. Ang yummy? Nasa bag, sir. Tugon ni Dina bago mag-iwas ng tingin. Okay. Tugon ni Jason bago pinindot ang bata na sa susi ng sasakyan. You look pretty, by the way. Mabilis na ibinalik ni Dina ang tingin kay Jason. Gusto niyang kumpirmahin kung siya ba ang tinutukoy ni Jason o si Beatrice. Pero sa kanya ito nakatingin. Bumaba tuloy ang tingin niya sa suot. Ang nakababatang kapatid niya ang namili nito. Noong isang araw kasi, ay tinawagan niya ito para magtanong. Hindi niya ba alam? Gusto niya kasing magpunta roon kasama sina Jason na presentable ang itsura. Mukha namang nagustuhan ni Jason. Napayuko tuloy siya. Hindi na rin nakapagpasalamat bago pumasok ng sasakyan. Akala ko hindi ka na makakapunta, Daddy, sabi ni Beatrice. Mabuti na lang, free ka today. Well, tinakot ako ng ihayo mo. Biro ni Jason saka tumingin kay Dina mula sa salamin. But it's a good thing na tatlo tayong pumunta. Hindi ba, Beatrice? Tumango naman si Beatrice. Yes, pretty naman si Yaya today. Talaga? Tanong ni Dina sa alaga. Nung una kasi, nilang pagkikita, tinawag siya nitong pangit. Oh, diba, Daddy? Tanong pa ni Beatrice sa tatay. Si Jason naman ngumiti lamang, tapos ay tumango. Mas lalo tuloy na mula si Dina. Sa isip-isip niya ay sana hindi iyon napapansin ni Jason. Buong biyahe nila patungong eskwelahan ay hindi makaimik si Dina. Nakikinig lamang siya sa pinag-uusapan ni na Jason at Beatrice. Paminsan-minsan ay nahuhuli niyang tumitingin si Jason sa kanya pero nagpapanggap siyang hindi napapansin iyon hanggang sa makarating na sila sa school. Good morning, Beatrice. Sir Jason, mabuti at nakadalo kayo. Bati ng guro ni Beatrice kay Jason. Good morning, Teacher Anne. Bati ni Jason dito. Akala ko rin hindi ako makakapunta. Mabuti na lang ay nagkaroon ng puwang sa schedule ko. Naku, sir. Mabuti nga dahil sobrang dami naming inihandang games at activities pati sa parents at guardians ng bata. Magsasign up po ba kayo as parents kasama si Miss Dina? Tanong ng guro bago inilipat ang tingin kay Dina. Nag-decide kasi kaming mga guro na magpapalaro rin sa mga adults. May raffle din mamaya for best parents kaya we recommend sa mga parents na pumunta na mag-sign up as partners. Nagkatinginan si Nadina at Jason. Sige, magsasign up kami. Ngumiti si Jason kay Teacher Ann. Nasaan ang form? Wala nang nagawa roon si Dina kahit pa nahihiya siya. Wala rin naman siyang makatanggi. Dahil, base sa pagkakaintindi niya, ay partners lang naman iyon. Hindi kailangan na couple or mag-asawa para mag-sign up. Isa pa, ayaw niya namang i-spoil ang araw na ito, lalo na't malaking bagay ito para kay Beatrice. I'm sorry, hindi na kita natanong kanina, sabi ni Jason kay Dina nang makapasok sila sa loob. Naisip ko lang na nandito na rin naman tayo. Might as well, enjoy it. Ayos lang naman po, sir, sabi naman ni Dina. Nakasulat po ba sa form kung anong maaaring maging premyo? Mga appliances yun. At homemade food products. Tapos sa grand prize naman, para best partners. Surprise raw? Sagot naman sa kanya ni Jason. Who knows? Baka cash yun. Napatawa si Dina. Hindi niyo naman po kailangan ng cash, sir. Baka pwedeng sa akin na lang. Oo naman. Sinakyan ni Jason ang biro ni Dina. Pero kung gusto mong manalo, we have to participate. Ayos lang ba sa'yo? Tama naman si Jason. Nandito na rin naman sila. Bakit? Hindi na nila sulitin, hindi ba? Isa pa,
Naisip ni Dina na magbe-benefit din siya kung mananalo siya mamaya sa raffle o sa kahit na anong pabremyo. Tumango si Dina. Tapos ay humarap sa nagsasalitang guro sa harap. Let us bow our heads and feel the presence of the Lord. Saad ng babae ang naglilid ng prayer. Hindi na rin naman pinatagal ng mga gurong organizer ang entrance ceremony. Pagkatapos ng greetings, prayers at kaunting introduction na mangyayari ngayong araw, ay nagsimula na silang magpalaro. Noong una, sa mga bata lang, sumunod naman ay kasama na ang mga parents, isang bata at isang magulang. Hi! Habang busy si Dina sa pagkuha ng litrato nila Jason at Beatrice, ay may mga nanay lumapit sa kanya. Hello po. Bati pabalik ni Dina bago ibinaba ang cellphone. Si Tereh nga pala. Nag-alok ng kamay ang babae. Nanay ako ni Antoinette, kaklase ni Beatrice. Tinanggap naman ni Dina ang kamay ni Tere. Dina po, yaya ni Beatrice. Kumunot ang noon ni Tere bago tumingin sa mga kasama. Yaya? Yaya ka? Akala ko ikaw ang nanay ni Beatrice. Parang disappointed pang sabi nito. Nakita ko kasi nag-sign up kayo ni Sir Jason. Akala ko, sa wakas ay nakita na namin ng personal ang nanay ni Beatrice. Sabi naman noong babaeng nakapulang bestida. Ako nga pala si Marisol. Tumango naman si Dina roon. Hindi niya alam ang sasabihin. Dapat ba'y magpaliwanag siya kung bakit siya ang narito at hindi ang totoong mama ni Beatrice? O kung bakit nag-sign up silang mag-partner ni Jason? Trabaho ko po kasi ang bantayan si Beatrice. Kaya po siguro isinama ko ni Sir Jason. Sabi na lang ni Dina. Ganun ba? Sige, sabi naman nung isang nakaputing blouse. Mauna na kami ha. Kukumustahin pa namin yung ibang mommies. Sige po. Hindi na lamang pinansin ni Dina ang mga babaeng lumapit sa kanya. Pero nang akmang pipicturean niya ulit sina Jason ay narinig niya ang mga itong nagsalita. Akala ko talaga asawa ni Sir Jason. Oo nga. Pero kung titingnan, hindi naman siya kagandahan. Malayong malayo sa itsura ni Beatrice. Hindi ba? Oo nga. Hindi rin kutis mayaman. Nagderechong linya ang labi ni Dina. Hindi niya napigilang lingunin ang mga ito. Akala siguro hindi na niya naririnig dahil sa ingay ng mga naglalaro. Napabuntong hininga na lamang siya bago tiningnan ang sarili. Hindi niya akalaing nasaktan siya sa narinig. Pero ano nga bang magagawa niya kung totoo ang mga iyon? Hindi naman talaga siya ang kagandahan at hindi kutis mayaman. Bumagsak ang mga balikat ni Dina. Imbis na magpa-picture at video, naupo na lamang siya. Tapos ay uminom ng malamig na tubig na nasa plastic bottle. For this round, eliminated na po si Daddy Jason at Baby Beatrice, announce ng guro. Bumalik sa pwesto nila sina Jason at Beatrice dala ang consolation prize. Nakangiti at mukhang nag-enjoy sa laro. Si Dina naman, pilit na sinuklian ang galak sa mukha nina Jason. Kahit pa hindi na siya komportable sa kinauupuan, napatitig na lang tuloy si Dina kay Jason. Ang gwapo-gwapo nito, mabait pa. Halos lahat yata ng magandang katangian ay meron si Jason. Pero siya? Wala. Siguro, mabuti siyang tao. Pero hindi yon sapat para pantayan si Jason. Hindi sapat ang maging isang mabuting tao lang kung gusto niya si Jason. Pero bakit nga ba umaasa siya? Dahil sinabihan siya nitong maganda? Dahil mabait at maalaga ito sa kanya? Baka naman masyado lang siyang nag-iilusyon. Napahinga ng malalim si Dina. Ayos ka lang? Tanong ni Jason kay Dina. May problema ba? Wala sir. Nagyuko ng ulo si Dina. Gutom lang. Ano bang gusto mong kainin? Magpapabili ako sa labas. Wag na po. Tanggi ni Dina sabay iling. Mamaya na po. Sabay-sabay na tayo. It's okay, Yaya. Nagsalita naman si Beatrice. Nagugutom na rin ako. Order ka na, Daddy. Hilaw na ngumiti na lamang si Dina roon. Hinayaan niyang magpabili ng pagkain sa labas sina Jason. Pero habang naghihintay, ay nagtawag naman ng mga participants sa isang activity si Teacher Anne. Para yata sa mga adults, don't stop. Pero by partner, can we join? Nakangiting aya ni Jason kay Dina. Habang naghihintay tayo ng pagkain, gustong tumanggi ni Dina. Mula kasi nang lapitan siya ng ilang mga nanay, rito sa gym, ay nahihiya na siya. Baka mamaya, maulit na naman iyon kanina. Yaya, join ka na! Pagtutulak naman na Beatrice kay Dina. Nakangiti pa. Ako naman na magpipicture sa inyo ni Daddy. Mas nahirapan tuloy tumanggi si Dina, lalo pat
ang supportive sa kanya ni Beatrice ngayong araw. Tumayo si Dina, kasama si Jason, saka nagtungo sa harapan. Si Jason, nakaalalay pa sa likod ni Dina, kaya naman mas lalo siyang na-conscious. Iyan ba ang asawa ni Jason? Narinig ni Dina na bulungan ng ilang babaeng nakaupo sa tabi ng mga anak nila. Sinubukan niyang huwag pansinin iyon. Lumayo si Dina ng kaunti kay Jason. Pero nang magsimula ay hinigit siya ni Tot hinawakan. Hindi lang pala kasi basta stop dance ang sinalihan nila. Ang sayaw pala na gagawin nila ay by partner din. Kaya naman walang kawala si Dina nang hawakan siya sa magkabilang baywang ni Jason. Sa balikat ko, Dina! Ani ni Jason, sabay kuha sa mga kamay niya para ipatong sa balikat nito. Parang manlalabot si Dina, lalo pa nang magsimula ang tugtog. At isayaw siya ni Jason. Hindi naman niya maiiwas ang mga mata niya, lalo pa na huminto ang kanta kung saan magkalapit na magkalapit ang mukha nila ni Jason. Grabe! Ang tamis naman ng couple na ito! Masiglang sabi ng guro nang huminto sa tapat nila. Mukhang may kandidato na tayo para sa best parents mamaya. Napahinga ng malalim si Dina. Nakasurvive sila ni Jason sa halos 10 segundong pagkakahinto. Pero hindi na niya yata kayang tumagal pa. Sa sumunod na paghinto ng kanta ay hindi napigilan ni Dina ang gumalaw. Papaano ba naman? Ay nakabend ang likod niya habang ang likod ay sapu-sapo ni Jason. Pakiramdam niya, kakainin siya ng mga matang nakatingin sa kanya. Sobra siyang naiilang, lalo na sa pagtitig ni Jason sa kanya. You are eliminated for this round, but worry not, dahil may consolation prize kayong dalawa. Ani ng isang guro. Saka sila inabutan ng tig-isang loot bag. Mabilis na naglakad naman pabalik si Dina sa upuan. Mabuti na lang naroon na ang order nilang tatlo. Let's eat, Yaya! Masayang aya sa kanya ni Beatrice, na siya rin namang pinagbigyan. Halos buong araw na naroon si Dina sa event ay balisa siya. Ni hindi siya makausap ng maayos. Nahihiya siya na nag-aalala. Kahit noong pag-uwi, hindi na tuloy siya nakapagpasalamat kay Jason dahil pagka-uwi ay dumiretso siya sa kwarto para maligo. Yaya? Habang nakaupo sa kama ay narinig ni Dina si Beatrice sa labas ng pinto. Kumatok pa ito. Beatrice! Tumayo si Dina sa kabinuksan ng pinto. I'm sorry, naliligo lang si Yaya. Gusto mo na bang kumain? Umiling si Beatrice. Hindi. Magti-thank you lang ako, Yaya. Huh? Parang nagulat pa si Dina roon. Bago kasi sa pandinig niya ang sinabi ni Beatrice. Para saan? Sa pagsama sa amin ni Daddy. Ngumiti si Beatrice sa kanya. Saka sabi ni Daddy, kinausap mo siya for me. Malamlam na ngumiti si Dina roon. Humima siya sa buhok ni Beatrice. You're welcome. Panandalian ay nakaramdam ng kapayapaan si Dina. Ang ganda kasi ng tingin at ngiti sa kanya ni Beatrice. Para bang tuluyan na niyang nakuha ang loob nito. Pero iyon naman talaga ang motibo ni Dina, dati pa lang, hindi ba? Gusto mo bang ipagtimpla kita ng gatas, Beatrice? Tanong ni Dina. O gusto mong maglinis muna ng katawan? Wash muna, Yaya. Sagot ni Beatrice kay Dina. Kaya naman iginaya ni Dina si Beatrice paakyat sa kwarto nito. Nilinis niya ang alaga, saka ipinagtimpla ng gatas para hindi ito mahirapang matulog. Nang pababa naman siya ng hagdan para sana makapagpahinga na rin, ay nakita niya si Jason sa baba, mukhang naghihintay. Dina, tulog na ba si Beatrice? Tanong ni Jason sa kanya. Patulog na po, sir. Pero baka maabutan niyo pang gising. Sagot ni Dina. No. Actually, I was waiting for you. Sabi ni Jason, saka ngumiti. May bibigay kasi ako sa'yo. Napalunok si Dina. Ano po yun? Bonus. Sagot ni Jason, bago dinukot ang puting sobre sa bulsa. Para sa pagsama mo ngayong araw. Inabot ni Jason kay Dina ang sobre. Si Dina naman nagdadalawang isip. Naisip niyang kasama naman kasi talaga sa trabaho niya ang bantayan si Beatrice at sumunod sa utos ni Jason. Para saan ang bonus na ito? Wala naman siyang ginawang espesyal. Sa totoo nga, hindi naman siya ganoong nakatulong ngayong araw dahil distracted siya sa nangyari. Pero wala naman sa posisyon ni si Dina para tumanggi. Kaya nga siya nagtatrabaho rito kay Jason dahil kailangan niya ng pera. Kaya bakit siya tatanggi? Salamat po, sir. Sinubukang umiti ni Dina nang abutin niya ang sobre. Pero
alam niyang naging peke ang dating noon. Kung bakit naman kasi ang bait ni Jason sa kanya, kaya simpleng gestures, ino-overthink niya. You deserve that, Dina. Ngumiti si Jason kay Dina. At kung libre ka sa Sunday, gusto ko sanang imbitahan kayo ng family mo na mag-dinner dito. Kung papayag ka rin, ipapahatid at isusundo ko kayo para hindi na kayo mamasahe. Nanuyo ang lalamunan ni Dina. Iimbitahan sila ni Jason na mag-dinner dito? Bakit po? Hindi napigilan ni Dina ang magtanong. Gusto ko lang makilala ang family mo. If that's okay with you, Dina. Nasabi ko na rin naman ito kay Beatrice and she agrees. Gustong makilala ni Jason ang pamilya niya? Kumabog ng malakas ang dibdib ni Dina. Kaya paulit-ulit ay sinabi niya sa sariling wala lang iyon. Inignora niya ang mga boses sa isip niya at pilit na sinabi sa sariling wala lang iyon. Mabait lang si Jason. Kaya mabait ito sa kanya. Wala iyong ibig sabihin. Titingnan ko po, sir. Nasabi na lamang ni Dina. Sige po, sir, magpapahinga na po ako. Nagyuko ng ulo si Dina pero nang akmang lalagpasan niya si Jason ay hinigpit naman ito ang braso niya. I'm sorry. Hindi ba okay sa'yo? Parang kuryente ang dumapo kay Dina. Bumaba ang tingin niya sa kamay ni Jason na nakahawak sa kanya. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Pero kasabay noon, ang pagdududa sa sarili. Matagal na niyang napapansin ang ganitong reaksyon ng puso niya sa bawat interaksyon nila ni Jason. Pero mukhang kailangan na itong mahinto ngayon. Yaya lang siya ni Beatrice. Hindi niya pwedeng gustuhin si Jason o pangarapin ito. Hindi sila bagay. At mas lalong, hindi siya nito magugustuhan. Kahit gaano pa ito kabait. Dahan-dahan ay binawi ni Dina ang kamay niya. Opo, sir. Salamat po ulit sa bonus. Dahil doon ay ilang araw na palaging tahimik si Dina sa tuwing uuwi si Jason ng gabi. Kahit pa nang alukin siya nitong kumain kasama ng uwing pagkain. O hindi kaya ay kausapin. Ay pilit siyang umiiwas. Ayaw niya na kasing mas lumalim pa ang nararamdaman niya kay Jason. Isa pa, hindi na rin naman siya magtatagal dito. Dina, nagtext sa akin si sir. Nagsalita si Manong Feliz habang nagliligpit sila ng pinagkainan. Darating daw sa Biyernes ang mama ni Beatrice. Napatigil sa ginagawa si Dina. Yung dating asawa ni sir? Tumango si Manong Feliz. Oo, mukhang may himalang nangyari. Ayaw na ayaw kasi ni ma'am na nagpupunta rito dahil mag-aaway sila ni Sir Jason. Hindi kaya nagkabalikan sila? Nagparte ang mga labi ni Dina. Ayaw niyang ipakitang apektado siya pero para siyang sinasakal sa narinig. Nanakit ang leeg niya. Hindi siya makalunok. Maiba pa bang sinabi si Sir Manang? Ay oo, kakausapin ka raw niya mamaya. Nanikip ang dibdib ni Dina. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa narinig kay Manang Feliz ay pakiramdam niya mas lalong magiging bilang ang mga araw niya rito. Siguro, kaya siya kakausapin ni Jason ay dahil tatanggalin na siya sa trabaho. Kung ano-anong negatibo ang pumapasok sa isipan ni Dina. Kaya nga pagkatapos ng ginagawa nila sa kusina ay nag-ayos na siya ng gamit. Miyerkules na kasi ngayon. Kung darating ang ex-wife ni Jason sa Biyernes ay baka iyon na rin ang maging huling araw niya rito. Iyon ang pinaniwalaan ni Dina. Kaya naman hinanda na niya ang sarili na ang ipatawag siya ni Jason pagkarating. I'm sure you've heard from Manang. Nagsalita si Jason. Uwi na ang mama ni Beatrice. Masyadong maga pero nais kong mabuti na rin. Mas mabuti na rin? Ulit ni Dina sa isip. Ibig sabihin, nagbalikan nga ang mga ito. Naiintindihan ko po, sabi ni Dina. Nag-impake na rin naman ako ng damit, sir. Nag-impake? Nagsalubong ang kilay ni Jason. Bakit alis ka? Binasa ni Dina ang mga labi. Hindi po ba, alis na ako dahil tapos na ang trabaho ko? Yes, dahil kukunin na ni Bridget si Beatrice. Pero yun nga ang dahilan kung bakit kita pinatawag, sagot ni Jason sa kanya. Mas lalo tuloy naguluhan si Dina. Kukuhanin? Hindi po ba magsistay dito ang ex-wife ninyo? Hindi, tumayo si Jason. Hindi ba't nasabi ko na sa'yo noon pa? Nakukunin ang dati kong asawa ang anak ko. Halos mapigil ni Dina ang sarili. Kung ganoon ay mali pala ang iniisip niya. Pero kung hindi sila nagkabalikan at hindi pa siya paalirsin ni Jason,
ay ano na ang mangyayari sa kanya. Kung ganun, ano pong mangyayari, sir? Kunot noong tanong ni Dina. Depende sa magiging sagot mo. Ngumiti si Jason sa kanya. Gusto ko sanang maghintay hanggang sa Linggo pero mukhang iniiwasan mo ko. Eh, hindi naman po, sir. Tanggi ni Dina. So, I'll say it now. I want to propose another deal. Lumapit si Jason sa kanya. Be my girlfriend, Dina. Napatulala si Dina sa hangin. Hindi niya alam kung tama pa ba ang naririnig niya o nananaginip na lang siya. Dahil ba ito sa pag-iisip niya masyado tungkol sa estado nila ni Jason? Dahil ba masyado niya itong gusto kaya't kung ano-ano na ang nakikita at naririnig niya? Nagde-delusyon na ba siya? Totoo ba kayo, sir? Halos bulong na lang na tanong ni Dina. Anong sinabi ni Jason? Be his girlfriend daw? Mukhang malaki na ang tama niya. Be my girlfriend, Dina. Hayaan mong maging legal ang pagkagusto ko sa'yo. Hinawakan ni Jason ang mga kamay niya. Bigyan mo ko ng tsansa para maging parte ng buhay mo. Hindi lang bilang ama ni Beatrice. Napahinga ng malalim si Dina. Pwede bang sampalin niyo ako? Natawa si Jason. Magagawa ko ba naman yun? Sir. Lumunok si Dina. Sir, pwede bang kahit panaginip lang ito pumayag ako? I knew it. Kumagat sa ibabang labi si Jason bago siya niyakap. I knew it, Dina. Gusto mo rin ako. Yumakap pabalik si Dina sa kanya. Shit. Hindi niya mapigilang mapamura. Sobra, sir. Pakiramdam ni Dina nakatungtong siya sa alapaap. Hindi niya alam. Para siyang nasisiraan ng bait. Siya? Magugustuhan ni Jason? Isang kalokohan iyon. Kaya lang, humiwalay si Jason sa yakap. Saka siya siniil ng halik. Doon parang nagulantang si Dina. Masyadong detalyado kasi ang pakiramdam ng paghalik sa kanya ni Jason. Halos ilang segundo siyang parang tuod habang dilat na dilat. Ibig sabihin, OMG! Lumunok ulit si Dina. Sir, gusto niyo talaga ako? Wala nang bawian, Dina. Narinig kong pumayag ka na sa akin. Lumitaw ang pagtutol sa mata ni Dina. Kahit yaya lang ako ni Beatrice, pero pinisil lamang ni Jason ang pisngin niya. Ano naman ang koneksyon sa trabaho mo? Sa nararamdaman ko sa'yo. I like you, Dina. Just the way you are. Napatakip lamang si Dina sa bibig. Si Jason naman yumakap ulit kay Dina. Kailangan ko na talagang makilala ang family mo, Dina. Para naman mahingi ko na rin ang kamay mo sa kanila. Napuno ng kasiyahan ang mga mata ni Dina. Tumango siya sa sinabi ni Jason at hinayaan ang sariling makaramdam ng kapayapaan sa bisig ni Jason. Dumaan nga ang ilang araw matapos ang gabing iyon. Ang unang pinagsabihan ni na Jason at Dina ay si Beatrice na siya sa isang mga importanteng tao na dapat makaalam ng relasyon nila. Mabuti na lang, hindi nahirapan si Beatrice na tanggapin iyon dahil naging malapit na rin si Dina sa kanya. Iyon nga lang, kapwa nakaramdam ng pagkalungkot ang dalawa dahil aalis na si Beatrice. Visit niyo ko, Daddy Aya, ha? Malungkot na wika ni Beatrice habang hawak-hawak sa kamay ng kaniyang tunay na nanay. Promise me. Malungkot na tumango si Dina, sabay hima sa ulo ng alaga. Oo naman, vivisit si Aya sa'yo. Basta huwag ka masyadong pasaway sa mami mo, ha? Tumango rin naman si Beatrice kay Dina bilang sagot. Para tuloy nalulusaw ang puso ni Dina. Kahit kasi maikling panahon lamang silang nagkasama ni Beatrice, ay talagang napalapit ang loob niya rito. Kung pwede nga lang na dito na lang ito at aalagaan na lang niya. E kaya lang, iyon ang napagkasunduan ni Bridget at Jason. Kaya wala siyang magagawa. Lagi kang susunod sa mami mo, ha? Baby, okay? Ani naman ni Jason sa anak bago ito binuhat. Tawagan mo rin ako at i-chat para may update kami ng yaya mo sa'yo. Don't worry, Jason. Hindi ko naman siya bababayaan, sabi ni Bridget bago tumingin kay Dina. Dina, thank you rin sa pag-aalaga sa anak ko. Bahagyang nagyuko ng ulo si Dina roon. Wala po yun, ma'am. Sige, mauna na kami, ha? Paalam pa ng mami ni Beatrice. Humalik lamang si Jason sa anak at mabilis na nagpaalam. Bago na to, ibinaba si Beatrice. May sariling driver kasi si Bridget na siyang magdadrive sa kanila ni Beatrice kaya naman hindi na ito naihatid ni Jason. Pagkaalis ng sasakyan, tumingin si Jason kay Dina. Sakay nawakan ang kamay nito.
Malungkot man ay payapa at kalmado ang mukha ni Jason. Ngayong maayos kasi silang naghiwalay ni Beatrice. Ay isa na lang ang dapat niyang gawin. Wala naman akong schedule today. Gusto mong lumabas tayo? Ayan ni Jason kay Dina. Nang araw na iyon ay nagpa siya si Jason na i-hire na lamang bilang sekretary si Dina. Ayaw kasi ni Jason na umalis pa si Dina at maghanap ng trabaho sa iba. Gusto niyang dito na lang ito sa tabi niya. Hindi na bilang yaya ng anak niya. Unfair man kay Dina ay napapayag siya ni Jason hanggang sa dumating ang Linggo at nakilala na ni Jason ang pamilya ni Dina. Talaga bang seryoso kayo kay Dina, Sir Jason? Maingat na tanong ng mama ni Dina kay Jason. Oo naman po. Nilingon ni Jason si Dina sabay hawak sa kamay nito sa ilalim ng mesa. Sa kanila lang po, Jason. Ang itawag niyo sa akin, tita. Nagtaas ng dalawang kilay ang mama ni Dina bago ito huminga ng malalim. Kaya pala iba ang kislap ng mga mata ni Dina kapag kinukwento ka. Panunod yun ito habang nakangiti. Hindi lang pala si Beatrice ang tinitingnan niya rito. Ma, namumulang tawag ni Dina sa ina. Ngumiti lamang ang mama ni Dina roon. Wala naman kasi talagang problema sa kanya kung nagkaroon ng nobyo si Dina. Ang mahalaga sa kanya ay masaya ang anak niya. Yun naman kasi ang gusto ng bawat ina sa kanilang mga anak. Basta ay pangako mo lang, Jason, na magiging tapat ka sa anak ko. Paglilinaw ng mama ni Dina. Hindi ko man siya ipinanganak na mayaman, ay karapat-dapat naman iyan sa totoong pagmamahal. Nagtango ng ulo si Jason. Makakaasa po kayo, tita. Napangiti na lamang ang mama ni Dina at hindi na tumugon. Sapat na kasi ang sinseridad sa mga mata ni Jason para mapanatag ang loob niya. Alam niyang totoo iyon dahil minsan na niya itong nakita sa namayapa niyang asawa. Si Dina naman. Ayun, halos mga matis na ang mukha dahil sa naging usapan ni Jason at ng mama niya. Natutuwa siya na kinikilig. Sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala. Lalo na pag tinitingnan ang mukha ni Jason. Sino ba naman kasi ang mag-aakalang ang police lieutenant na naging hero niya sa club ng pinsan niya ay siya palang magiging unang nobyo niya? Ito na yata ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Ang makilala at mahalin si Jason.